Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nation ang pangangailangan na matugunan ang usapin sa South China Sea upang mabawasan ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa kanyang intervention sa 19th East Asia Summit sa Lao People's Democratic Republic nitong Biyernes, binigyang diin ng Pangulo na hindi nagiging madali sa dalawang bansa ang paghahanap ng solusyon sa issue sa South China Sea. Sinabi ng Pangulo na bagamat may mga positibong development na nangyayari sa Pilipinas, nakapanghihinayang na hindi nito nabago ang kabuuang sitwasyon sa South China Sea at nananatili pa rin ang tensyon. Tinukoy ng Pangulo ang insidente noong buwan ng Agosto kung saan hinaras ng mga barko ng China ang barko ng Philippine Coast Guard habang nasa routine maritime patrol sa Escoda Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, pati na dito ang paggamit ng China ng kanilang missile ships. Muling binigyang diin ni Pangulong Marcos ang pangangailangan na mapabilis ang proseso ng negosasyon para sa konklusyon ng ASEAN-China Code of Conduct o COC upang mabawasan ang mga panganib at escalation ng sitwasyon. Ngayon ang ikatlo at huling araw ng ASEAN Summit at naging abala pa rin ang Pangulo kung saan dinaluhan nito ang 12th ASEAN-US Summit, ASEAN East Asia Summit, 4th ASEAN-Australia Summit, ASEAN-Canada Summit at 14th ASEAN-UN Summit. Ngayong araw din ang uwi ni Pangulong Marcos sa Pilipinas at inaasahang darating ang Pangulo kasama ang kanyang delegasyon mamayang pasado alas 10 ng gabi. Para sa agenda, Aileen Taliping, Abante Radyo.